Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, nagpalit ng malalaro ang koponan ng Kanagawa at muling ipinasok ni Coach Hansei si Jin sa laban. At pinagpahinga muna si Kyota dahil nakikita nito na puro tres ang pinapakawala ng koponan ng Aichi upang mahabol ang kalamangan sa kanilang team. At dito na nagtatapos ang Chapter 298 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 299 ng Winter Tournament. Ipinasok naman ng Kanagawa ang dalawang sniper nila sa huling dalawang minuto ng laban upang magawang sabayan ang ginagawang tres ng Aichi. At dahil sa napakagandang teamwork ng Kanagawa at husay ng tira ni Jin sa tres, muli nilang nabawi ang kalamangan sa Aichi. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong taga-suporta ng Kanagawa. Ayun o, nice one! Isang pasa mula kay Hisashi Mitsui! Patungo dito kay Jin! Napakaganda ng ginawa niyong teamwork! Ang dalawang sniper ay nagtutulungan ng husto! Ito na ang tamang pagkakataon upang matambakan ng mga yan! Sige Kanagawa! Bawiin niyo ang dalawang tres na kinuha nila sa inyo! Huwag kayong papayag na basta-basta na lang sila kukuha ng punto sa inyo! Go Kanagawa! Kaya niyo yan! Kanagawa! 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 Yan ang sigawan ng mga tropa ng Kanagawa. Sa kabilang banda naman, hawak na nga ng Aichi ang bola at tinadala na ito ni Moroboshi papunta sa kanilang basket. Mga kasama, nakapunto sila ng tres! Ngayon, kailangan nating bumawi sa kanila! Kailangan nating bawiin ang takbo ng larong ito! Hindi pwedeng wala tayong ganti sa kanila! Kaya naman, kailangan nating makapunto sa pagkakataon na ito! Bigyan natin sila ng malagim na laban na hindi nila malilimutan. Yan ang sabi ni Moroboshi habang binabantayan ito ni Ryota. Aba, napakayabang mo naman Moroboshi. Malagim na laban pala ah. Sige, pagbibigyan kita. Ngayon, humanda ka na. Dahil ipapakita ko sa'yo kung paano dumipensa ng solid. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay inumpisa na ang pangaharas ng depensa kay Moroboshi. Habang itong si Coach Hansei naman ay napangiti ng bahagya. Sira ulo ka talaga Miyagi, babawian mo talaga itong si Moroboshi sa pangaharas na depensa niya kanina. Pero sige, gawin mo lang yan. Alam kong kayang-kaya mo yung gawin kay Moroboshi at alam kong masigit ang pangaharas na depensa mo kaysa sa kanya. Yan ang sabi ni Coach Hansei sa kanyang sarili. Habang itong si Moroboshi naman ay nagulat sa ginagawang depensa ni Ryota sa kanya. Dahil hindi nito inaasahan na haharasin siya ni Ryota. Ano? Isang lateral defense ang kanyang ginagawa sa akin. Kaasar, hindi ko ito inaasahan ah. Sobrang kulit talaga ng Miyaging ito. Hindi ko magawang makaporma sa bilis na ginagawa niyang depensa. Ang malas naman oh, hindi ko inaasahan ito mula sa kanya. Sobrang nabigla talaga ako sa ginawa niya na ito. Yan ang sabi ni Moroboshi sa kanyang sarili na talaga namang nahihirapan ng sobra kay Ryota. Nang biglang nasundot ni Ryota ang bola kay Moroboshi. Huli ka! Bumabagal ang galaw mo ah! Ngayon, kami naman! At siguradong mababawi na namin ang kinuha niyong punto sa amin. Yan ang sigaw ni Ryota. Sabay isil ng bola sa kamay ni Moroboshi. At nang hawak na ni Ryota ang bola, agad niya naman itong idrenibol papunta sa kanilang basket. Habang ang buong manlalaro ng Aichi ay nagawa niya ng maiwan. Ngunit, itong si Ryota ay biglang umiral ang pagiging lokong manlalaro. Sabay sumigaw kay Mitsui. Hoy Michi! Bilisan mo nga dyan tumakbo! Ang bagal mo eh! Yan ang sigaw ni Ryota. Sabay tumalo na takmang gagawa ng layup. Nabigla itong umite, sabay ibinato ang bola papunta kay Mitsui. Oh, ayan na Mitsui! Alam kong katingkati na ang mga kamay mo kanina pa. Ngayon, ayan na! Tumira ka na din! At huwag kang magpapatalo kay Jin! Ipasok mo ang bolang yan! Yan ang sigaw ni Ryota. Sabay pasa ng bola papunta kay Mitsui. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, agad din naman itong napangiti. Sabay tingin kay Ryota. Sira ulo ka talaga Miyagi! Puro kakalukohan! Alam na alam mo talaga ang ugali ko! Pero salamat! Dahil ngayon mapupuna na din ang pangangati ng aking kamay! Ngayon, umasa ka na hinding-hindi sasablay ang tira ko na ito!
Yan naman ang sigaw ni Mitsui. Sabay tumalon at umira ng isang tres. At sa pagkakataon na ito, wala nang nakasabay kay Mitsui. Kaya naman, nagawa nitong maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang maitaas na ulit nila sa 5 puntos ang kalamangan sa Aichi. At saktong 1 minuto na lang ang natitira para sa huling yugto ng laban na ito. Habang ang buong tagahanga ng Kanagawa ay muli nagsisigawan na naman at ang kanilang isinisigaw ay ang mga pangalan ng sniper ng Kanagawa na sila Hisashi Mitsui at Sasori Jin. At isinisigaw din nila na ang Kanagawa ang magkakampiyon para sa taon na ito dito sa Winter Tournament. Dahil na nga sa kaunting oras na lang ang natitira para sa huling yugto na ito at 5 na ang lamang ng Kanagawa sa Aichi. Kahit si Coach Takato ay napatayo sa kanyang kinauupuan dahil sa ganda ng ipinapakita ng kanyang mga bata. Coach Hansai, Coach Tao ka, mukhang nangangamoy champion na to ah. Dahil 1 minuto na lang ang natitira para sa huling yugto. Tapos 5 na ang lamang natin sa kanila. Mukhang imposible nang makahabol pa ang Aichi dito. At mukhang sa atin na ang kampiyonato dito sa Winter Cup. Yan ang sabi ni Coach Takato. Habang itong si Coach Hansai naman ay hindi na pasang-ayon sa sinabi ni Coach Takato. Hindi pa Coach Takato, dahil hindi pa tayo sigurado na tayo ang magkakampiyon hanggat hindi pa tapos ang oras. Tandaan mo, may 1 minuto pa. At sa 1 minuto na yan, marami pang pwedeng mangyari. Kaya naman, hindi tayo pwede maging kampante. At oo, tama ka nga. Konting oras na lang ang natitira para sa huling yugto na ito. Ngunit, hanggat may oras, alam ko na hindi susuko itong si Moroboshi. Kaya naman, hindi pa natin pwedeng sabihin na tayo talaga ang magkakampiyon dito. Tandaan nyo, Aichi ang kalaban natin ngayon. Ang koponan na mahahalin tulad sa atin. Dahil marami din silang dalang pasabog katulad natin. Kaya naman, kailangan natin maganda ng gusto para sa huling minuto na ito. Kailangan ilabas na ng Kanagawa ang kanilang 100% na galing para mapigilan lamang ang Aichi. Dahil kung hindi nila yung gagawin, siguradong maaaring mabaliktad ng Aichi ang sitwasyon ngayon. Yan ang sabi ni Coach Hansai. Sa kabilang banda naman, hawak na ulit ng Aichi ang bola at dinadala na ulit ito ni Moroboshi papunta sa kanilang basket. Mga kasama, gising na! Kailangan nating makapuntos dito! Dahil ngayon, nasa kanila na ang momentum ng laban na ito. Kaya naman, gumising na kayo! Lalo na ngayon, 1 minuto na lang ang natitira para sa huling yugto na ito. Nakakaasar! Mas madaming sumusuporta sa atin kaysa sa Kanagawa. At tayo ang nakakalamang nung pumasok tayo sa laban na ito. Subalit, bakit ganito? Bakit tayo pa ang nadedehado sa laban na ito? Nakakaasar talaga! Hindi tayo pwedeng matalo dito! Ngayon, humanda na kayo! Dalahabulin natin ang kalamangan ng Kanagawa! Yan ang sigaw ni Moroboshi. Sabay sinimulan ng umatake sa kanilang basket. Ngunit, bigla din naman itong napahinto dahil sa bigla siyang binantayan ng mahigpit ni Rukawa. Hindi ka makakalusot, Moroboshi. Hindi namin nahayaan na makagawa pa kayo ng puntos at hindi mo na magagawa pang mabaliktad ang sitwasyon na ito dahil ang kampiyonato dito sa Winter Tournament ay mapupunta na sa amin. Yan ang sabi ni Rukawa. Habang itong si Moroboshi naman ay hindi nagpapatinag at talaga namang patuloy lang sa pag-atake sa depensa ni Rukawa nang bigla niyang ipinasa ang bola papunta kay Oka. Habang itong si Oka naman ay hindi na nag-aksaya pa ng oras at mabilis ding umatake sa depensa ng Kanagawa nang biglang nagulat si Rukawa na sa biglang nawala si Moroboshi sa kanyang harapan. Ano? Patay! Delikado ito! Hindi ko napansin si Moroboshi! Bigla na lang siyang nawala sa harapan ko! Naku po! Siguradong 1 cut ang kanyang gagawin! Pero hindi ko alam kung saan direksyon siya pupunta! Naloko na! Siguradong hindi ko na siya mahahabol pa! Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang si Oka naman ay mabilis na ipinasa ang bola papunta sa nagkat na si Moroboshi. At nang hawak na ni Moroboshi ang bola, agad naman itong tumalon at umira ng 1 jump shot. Habang itong si Rukawa naman ay pilit na pinipigilan ang pagpuntos si Moroboshi. Ngunit, huli na ang lahat. Dahil nga sa bago pa maabutan ni Rukawa si Moroboshi, nagawa ng maibitaw ni Moroboshi ang bola papunta sa kanilang basket. Kaya naman, ang nahampas na lang ni Rukawa ay ang palad nitong si Moroboshi at ang bolang itinira ni Moroboshi ay pumasok na sa kanilang basket. Nang biglang pumito ang referee. Foul counted! 1 free throw! Yan ang sigaw ng referee na labis na ikinagulat ng buong koponan ng Kanagawa, lalong-lalo na itong si Coach Takato. Ano? 1 counted foul na naman! Kaasar! 3 na lang ang lamang namin sa kanila! Tapos pag naipasok niya pa ang kanyang free throw, siguradong 2 na lang ang lamang namin. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Coach Hansai.
hindi pa nga talaga sigurado ang kampyonato para sa amin. Hindi dapat kami magpasya hanggat hindi pa nauubos ang oras. Lalo na ngayon, Aichi ang aming kalaban. Dahil parehas na parehas sila sa aming kuponan. Punong-puno din sila ng pasabog na hindi namin inaasahan. Nakakainis! Yan ang sabi ni Coach Takato. Habang itong si Muroboshi naman ay agad na nilapitan itong si Rukawa. Sabay tinuro ito at nagsalita ng seryoso. Hoy Rukawa, huwag na huwag kayong magiging kumpiyansa na kayo na ang magkakampyon dito. At oo, wala na sa isang minuto ang oras. At kayo pa ang lamang sa laban na ito. Pero ito lang ang lagi mong tatandaan na kayang-kaya naming habulin ang score na yan at kunin ang kalamangan sa inyo. Kaya naman, huwag kayong masyado maging kampante sa inyong sarili. Baka nakakalimutan yung si Muroboshi ang kalaban ninyo, ang lalaking tumalo sa inyo sa Inter-High. Kaya dapat, hindi na kayo basta-basta magtiwala sa huling segundo. Dahil ganitong-ganito din ang nangyari noong nakaraang Inter-High, noong tinalo namin kayo. Yan ang sabi ni Muroboshi kay Rukawa, nang biglang pumito ang referee. Number 4, Muroboshi, kumanda ka na para sa free throw! Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan upang maghanda na si Muroboshi para sa kanyang free throw. At nang itinira na ni Muroboshi ang kanyang free throw, agad din naman itong pumasok sa kanilang basket na naging dahilan upang maibaba na ulit nila sa 2 puntos ang kalamangan ng Kanagawa. At dito na nagtatapos ang Chapter 299 ng Winter Tournament. Isang nakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip ng ating ads.